Imbestigahan ng Senado ang mga alegasyon ng nagpakilalang Bicoy na nagdawit sa droga sa ilang malalapit kay Pangulong Duterte. Ang Malacanang naman ay sinabing questionable ang kredibilidad ng nagpakilalang alias Bicoy dahil daw sa mga kasong kriminal nito. Nakatutok si June Veneracion. Sa paglutang kahapon na nagpakilalang si alias Bicoy na si Peter Jomel Advincula, pinanindigan niya ang mga paratang sa serya ng online video, ang totoong narcolist. Handa po ako humarap sa anumang investigasyon ng Senado upang patutuhanan ang lahat ng inilabas ko sa video serya. Ang kanyang aligasyon, sangkot daw sa sindikato ng droga ang ilang kaanak at malalapit kay Pangulong Duterte. Ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, nagpa siyang imbestigahan ang mga sinasabi ni Advincula. Magsasagawa ang komite ng pagdinig sa Biyernes. Sabi ni Committee Chairman Panfilo Lacson, gugulong ang investigasyon kapag nangkumpirmang dadalo si alias Bicoy, dala ang kanyang sinumpang salaysay. Sa ngayon, nagsasagawa na rin ng background check sa kanya. Ang PNP, tinignan na ang background ni Advincula. Ayon kay PNP Chief Oscar Albayalde, lumabas na sangkot ito sa iba't ibang kasong kriminal. He was convicted for large-scale illegal recruitment. And he was sentenced to, he served term for 6 years. It was shortened because of good behavior. And as of this time, per verification, I think you also have a standing case of estapa. Sinusubukan namin kuna ng reaksyon si Advincula pero kahapon, inamin niyang nagkaroon siya ng kasong estafa. Pero nagbagong buhay na raw siya. Noong 2016, napalaya ako dahil sa good conduct time allowance, naisipan ko na magbagong buhay at nakahanap ako ng trabaho na legal at marangal. Iimbestigahan din daw ng PNP ang sinasabi nitong koneksyon sa droga. Pero kailangan ding makumpirma muna kung siya ba talaga si Bicoy. Pag-aaralan pa rin kung bibigyan siya ng security assistance. Kahapon sinabi ni Advincula na merong banta sa kanyang buhay. We will assess kung talagang kailangan niya, no? Kung kailangan niya talagang security or not. Kasi baka imagination din niya na his life is in danger. Sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, ginagamit umano si Bicoy sa anyay black propaganda para mawala ang tiwala ng tao sa Pangulo at maalis ito sa pwesto. Questionable daw ang kredibilidad ni Advincula dahil sa criminal record nito. May nakita din daw pasabog si Panelo laban kay alias Bicoy base sa investigasyon ng pulisya. At merong, hindi ko lang muna po pwede sabihin niya, but merong nakikita yung mga nag-iimbestiga na could be a bombshell from the way I look at it. Pero hindi ko na muna sasabihin. Para sa anak ng Pangulo na si Paolo Duterte, isa sa mga idinadawit ni Bicoy sa droga. Si Bicoy ay isang kilalang scammer na ngayon ay artista na rin daw. Handa naman daw si Pulong na harapin sa korte ang mga paratang sa kanya. Dagdag niya, nakakawala raw ng respeto ang IBP na hininga ng tulong ni Advincula para daw makasuhan ang mga sinasabi niyang sangkot sa droga. Ang bilis agad daw kasing naniwala ng IBP sa sinasabi ni Bicoy na umano'y kilalang scammer. Nilinaw ng incoming president ng IBP na si Attorney Domingo Egon Cayosa na pinag-aaralan pa kung bibigyan nila ng legal assistance si alias Bicoy. At wala raw silang sinasabi na kapanipaniwala ito. Pumapasok lang ang IBP kung talagang mahirap ka, marginalized ka at wala nang ibang tumutulong sa iyo at meritorious ang case mo at malinis ang inyong intention na hindi lang paninira, hindi lang politika. Aminado si Cayosa na hindi niya nagustuhan ang ginawang media statement ni Bicoy sa loob ng kanilang opisina dahil nang bukang press conference yun ng IBP. Iniimbestigahan raw ito ngayon at pinagpapaliwanag ang ilang opisyal at tauhan ng IBP. Like any leaders or employees, there's always the principle of responsibility and accountability. June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.